Magandang araw, ito si Mar TV, mga Katol Rides. Ating pag-usapan ang naging pulong ng ating bida na si Congressman Colonel Busita sa kinatawan ng LTO. Dito mapapanood po natin ang kanyang minungkahi at sinuggest na isang makatarungan at patas sa batas. Ayon sa Administrative Order na BDM 2024-046, Transfer of Ownership and Registration. Dito, makikita nyo kung paano pinapahalaga ng ating Colonel Busita ang pagmamalasakit niya sa mga maliliit na mga riders at sa mga sellers na rin at sa may-ari ng mga sasakyan. Kung paano sila nahihirapan magpa-registered lalo na kung bumili sila ng second hand. Pakinggan nating mabuti ang sasabihin ng ating mabuting Congressman Colonel Busita. Halina, panoorin natin. Yung malaking problema bago po tayo magpataw ng malaking multa sa ating mga kababayan. And one thing for sure, ASEC, walang magre-reklamo kapag ka po yan ay inadapt at in-implement po natin. And ASEC, hindi naman ako lawyer, pero pag ako'y may idea, kinukonsulta ko po sa lawyers. And I hope and I pray na ito pong ating mungkahi on behalf of One Rider Party List at ng ating mga kababayan ay inyong i-adapt. Tama kayo. Ako naman eh. And lastly, ASEC. Hindi po naniniwala, ASEC, na tama, makatarungan at practical na lahat ng car owners kailangan pumunta sa LTO para mag-report at ayusin ang rehistro. Why? Tama kayo. Ako naman eh. May legal documents eh. Kunwari, ako, isang congressman, inutusan ko yung aking driver, i-renew mo yung rehistro ng kotse ko. May documents eh. Bakit kailangan mag-report pa ako sa LTO? Nope. I'll give you a practical solution. Yes, sir. Common sense solution. Oh, real talk tayo. With all due respect, ASEC, unsolicited advice. Huwag tayong maglabas ng memo na hindi po natin kayang ipatupad. Langan mo ako. Why? Halimbawa, ni-require natin ang bawat car owner na kailangan personally mag-report sa LTO. Real talk. Pumunta yung driver ni Senator. Common sense solution. Halimbawa, kaya bang sabihin ang LTO, Mr. De La Cruz, kay Senator pala ito eh, pa-reportin mo dito si Senator. Tama kayo. Ako naman eh. Hindi gagawin yan ng ating tao. Anong pwedeng gagawin dyan? Sige Brad, ako nang bahala. Common sense solution. Hindi tama. Why? Pag pala ang may-ari, Senator, LTO nang bahala. Kapag tricycle driver, hindi pwede. So lalabas dyan yung korupsyon. Langan mo ako. Bakan, amen. On behalf of One Rider Party List at nung ating mga kaibigan na naniniwala, mangyari po, i-consider po ninyo yung aming recommendation at huwag obligahin na ang mga may-ari ng sasakyan siya mismo magre-report. Mapapahiya po ang LTO dyan. Sapagkat hindi po ninyo kayang i-implement dyan. Tama kayo. Ako naman eh. Paginhawahin natin ang buhay ng ating mga kababayan. At alam ko naman, hindi ka magpatawag ng ganitong consultative meeting kung ikaw ay bingi at kung ikaw ay ipokrito na magpapatawag pero yung gusto mo ang susundin mo. At matagal na kitang kilala, marami na akong ni-request sa'yo na pag nakita mong tama, sometimes, idinadaan ko pa sa ating executive director, immediately, naglalabas po kayo ng memo. At talagang ako mismo, kumpiyansa, mahal mo yung ating mga kababayan, lalo na yung mga motorista at ang kanilang pamilya. Yun lamang po, ASEC. Maraming salamat. So ayun nga, napanood po natin
Marapat dapat lang naman talagang ayusin, baguhin at alisin ang nagpapahirap sa ating LTO, lalo na kung ang ating mga rider ay bumili lamang ng segunda mano. Higit sa lahat, hindi po pwede nga naman gawin, no, na personal na ikaw mismo ang pupunta para magparehistro at magpapalit ng registered or transfer of ownership kung merong mga ilang nanunungkulan sa pamahalaan, lalong-lalo na nga naman ang matataas ang katungkulan katulad ng mga senator na gaya na nabanggit, ano? Subalit, no? Ito ba ay nakakasigurado sila na walang palakasan? Yan ang sinasabi ni Colonel. Real talk lang, di ba? With due respect. Hmm? Para lang naman to sa inyo, para hindi rin kayo masira, mga LTO, no? Dahil pag nangyari yun, at makita ng taong bayan na si ganito ay nagpa-registered nang hindi mismo pumupunta dyan sa inyong ahensya, eh, unfair naman yun sa maliliit. Tama, di ba? So, kung merong sapat na dokumento at legal basis para mapalipat ang kanyang rehistro, no, sa kanyang pangalan, eh, siguro naman, pwede yun. Kaya, para sa akin, napakabuti at napakamatulungin. Napakatalino. Wala na akong hahanapin pa. Si Colonel Busita, number 1 sa puso ko. Kaya sa susunod na eleksyon, 2025, number 12 sa balota, tandaan lang po natin mga ka-riders, mga katol. Tignan nyo kung sino talaga ang tumutulong sa masa. Yan, si Colonel Busita. Maraming salamat po. Ito po si Martibi Bawalan, magpapaalam na. Maraming salamat.